Eto na mga kabasketball, Justin Brownlee nakabalik na sa bansa para nga sa pagsisimula ng practice ng ating Gilas Pilipinas. At Coach Tim Cohn, dapat nga bang makinig sa mga Pinoy basketball fans na magdagdag pa ng players dito nga sa 12 natitira sa ating national team. At FIBA commentator, pinuna itong naging post ng Boston Celtics kung saan sinasabi nila na sila na yung world champion. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Umpisahan natin mga kabasketball dito nga sa Boston Celtics na binabatikos na ngayon no, ng mga basketball fans sa buong mundo. Kasi nga sinabi nila na sila na yung world champion. At maging etong ang FIBA commentator na si Josh Bett ay nag-post din, no? Sabi niya, yung Boston Celtics ba NBA champions o world champions? Kasi nung huli kong chinek, ang world champion, ang defending ay etong Germany. So, ang tinutukoy niya doon sa nakaraang FIBA World Cup kung saan Germany nga yung nag-champion at tinalo etong USA ng Canada. So, yun kasi mga kabasketball ang sinasabi natin. No? Although, yung NBA, diyan naglalaro. Yung diyan pinakamaraming naglalaro na magagaling na players sa buong mundo. Hindi pa rin sapat yun para sabihin nila na world champion sila. Kasi wala namang bansa na naglalaban-laban diyan. Unfair naman. Diba? Para sa mga bansang sa Europe, sa iba't ibang mga bansa, na kung magcha-champion yung Boston, eh sila na yung world champion, di ba? NBA champion. O kaya USA champion, pwede nilang sabihin yun. Di ba? Pero mali, nasabihin nila na world champion. Kasi parang nawala na ng chance yung iba't ibang mga bansa. Sa ibang balita naman mga kabasketball, nakarating na sa bansa, etong ang gagamitin nating naturalized player para sa darating na FIBA OQT na si Justin Brownlee. Ayon yun sa report ni Jerry Ramos sa spin.ph kanina. Nakausap kasi nila itong team manager ng Gilas Pilipinas na si Coach Richard Del Rosario. At sinabi niya na nandito na nga sa bansa si Justin Brownlee para nga sa paghahanda dyan sa FIBA OQT. Ang maganda kasi, kumbaga mainit pa to, no? Kakagaling niya lang dyan nga sa koponan ng Pilita Jaya na nakapasok sa BCLA. So, kondisyon itong si Justin Brownlee. Yun nga lang, wala talaga si AJ Edu at Jamie Malonzo. At doon nga sa report ng Daily Tribune mga kabasketball, sinabi ni Coach Tim Cohn nung nakaraan lang no, na itong si Scottie Thompson ay hindi pa rin sigurado na makapaglalaro kasi sumasakit daw yung likod niya at hindi siya makagalaw ng maayos. So dahil dyan mga kabasketball, napakarami sa mga Pinoy basketball fans mga nagko-comment sa YouTube natin, 'di ba, sa Facebook na dapat daw magdagdag ng mga players etong si Coach Tim Cohn kasi mula doon sa 14 na players, 12 na lang kasi wala nga si AJ saka si Jamie. Ang mga naririnig natin, no, nababasa natin na mga dapat daw idagdag ay yung mga big man na sila Justin Baltazar, Gio Chu, yung mga pinaka matunog sa big man. Sa mga guards naman, si Jordan Heading, si Renz Abando, si RJ Abarento, si Panopio. So yun mga kabasketball. Para sa akin naman mga kabasketball, kasi dapat natin maintindihan na ang gusto kasi ni Coach Tim Cohn na sila-sila pa rin yung gamitin. Yun nga lang syempre, naiintindihan din natin yung request ng mga Pinoy basketball fans. Actually ako gusto ko rin personal, at least isang big man, 'di ba, gaya ni Gio Chu or Justin Baltazar, saka isang guard gaya ni Jordan Heady o Rich Abando. So bakit ko sinasabi 'yon? Meron kasing tune up mga kabasketball diyan sa Poland saka sa Turkey. Paano pag na-injured halimbawa si Junmar Fajardo? Syempre nagkakaedad na 'yan. Anong mangyayari sa atin mga kabasketball? Si Kai na lang saka si Japet. Wala na. Paano yun? Pagka ilalabas na sila, sino magsisentro na? Diba? Kakainin tayo. Especially Latvia at Georgia yung makakalaban natin. Kung mawawala naman si Scottie, kailangan naman natin ng dagdag na guards, no? So, yun yung mga bagay na gusto nating i-request
Hanggang dyan lang muna mga kabasketball. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.